Hey guys, welcome back to Team DTV, and today we are here at Nissan Mandaluyong Show to check this 2023 Nissan Terra Sport 4x2. Priced at 2,119,000. Tara, please join me, silipin natin ang features nitong napakagwapong SUV. Okay, so unang-una, tinawag nila tong Sport. Ang makapapansin nyo is all black siya, right? Dinichrome nila yung mga for the other parts, regular Terra na naka-chrome, dito ginawa nilang black. Alright? So, all black, black dito lahat sa grill, all black dito. And then, even yung ito is also black. Side mirrors are black. Door handles are black. Black roof rails. Pagdating naman dito sa likod, you have your black shark fin antenna and then your black spoiler with integrated third brake lamp. Meron ka ditong black garnish and black din yung bumper, and yeah, everything is black. Sa ibang brand like sa Mitsubishi, this is what they call the black series. Diba? Itong nauuso ngayon eh, yung dichrome kung tawagin, all black, which is I think para sa akin, I'm not a super fan ng mga black series, pero okay lang din, hindi mo mapapangitan. I'm just saying, nagagandaan din naman ako sa chrome. Okay, para sa akin, the very striking feature ng Terra is the headlight. I think nung nilabas ni Nissan yung quad LED, they were way, way ahead. Kaya even up to now, hindi pa siya mukhang luma. The second very striking feature for me dito sa front fascia ng Terra is the use of the V-motion grille. Yung mga kabatch ko dyan na inabutan yung kasikatan ng Nissan Patrol, ma-appreciate nyo to kasi you can still see, maaninag nyo yung itsura pa rin ng Patrol. So, para siyang baby brother ng Patrol. Alright? Although, for this Sport or parang Black Series, dinichrome na nga nila, medyo na-diffuse yung itsurang Patrol kasi yung Patrol, nung kasikatan niya, chrome talaga siya dito. But I think pogi pa rin siya and very commanding yung presence niya on the road. Pagdating naman sa gulong, meron ka ditong Bridgestone Dweller 255-60-18. And then black alloy mag wheels na kahawig nung sa Navara Pro 4. Hindi sila eksakto pareho ng design, pero magkahawig, which is I think pogi kasi nagagandaan ako dun sa mags ng Navara. And as you can see through the mags, ayan, meron siyang malaking rotor disc, meaning naka-brake disc siya. And then same thing goes here sa likod, naka-disc brake na rin. We also have here a medyo aggressive, medyo malapad na step board, which is I like kasi madaling tumapak. Okay, medyo nakalabas siya dito eh. So ayan, it feels solid and strong. Honestly, yung side profile niya, nagagandaan ako kasi machong macho, okay? Except, medyo alanganin ako dito sa ginawa nilang design bandang likod. This one reminds me of the old generation Strada. If you know what I'm talking about, eto, yung angle dito, medyo parang pataas, okay? So parang siguro they prioritize for it to have a big departure angle. Kasi nga, kung siguro kung mag-offroad ka, mas capable kang dumandaan sa mga medyo malalalim na lubak. So, medyo safe ka. But then, parang medyo awkward kasi hindi balance dun sa front. Sa front kasi hindi naman ganun kataas eh. So, ayun lang. Yun lang napansin ko. Parang pag tinignan mo, ikumpara mo sa ibang SUV na kasing kategory niya, hindi ganito masyado kataas pagdating dito. Yung side mirror has integrated turn signals, eh, no? And then since mayroon tong 360 camera, ito yung camera niya dito sa gilid sa side mirror. And then ito naman yung rear camera na naka-integrate dito sa rear spoiler. Okay, silipin naman natin yung makina. This is my favorite part. Okay, medyo mabigat ang hood, which is expected because this is a big SUV. Yun nga lang, walang struts or wala siyang door stay, so mano-mano. The engine of this Nissan Terra Sport 4x2 is an inline 4-cylinder double overhead cam with variable turbocharger and intercooler.
right? The displacement is 2.5 liters and it is capable of producing 190 PS and 450 Newton meters of torque. And the transmission is 7-speed automatic with manual mode. Okay, tara, let's take a closer look at the engine bay. So, paglapit mo pa lang dito, ang una-una ko napansin, may malaking butas dito and there is a big space. Maganda yan sa mga mahilig mag-upgrade. So, ang luwag-luwag, ayan o, ang luwag kung gusto mo maglagay ng mga mag-upgrade ng horn, salpakan ng napakaraming Europa, pwede, no? So, hindi mahirap para sa installer magkabit ng mga bracket, ang luwag-luwag. Ayan. There's your radiator, there's your radiator cap, tapos andito merong kang coolant reservoir and the battery brake fluid reservoir and your ABS module and there's your ang laki pala no, ang laki tingnan ng turbo niya. Ayun no, yung turbo. And then andito naman banda yung alternator. Okay? Gustong-gusto kong sinisilip yan kasi importante yan para malaman mo kung gaano ba kalalim na ba ang kaya nitong labanan, di ba? So, hindi siya nasa super taas na position, pero hindi rin naman masyadong mababa. So, I think okay lang din. And then sa ilalim ng alternator, which is medyo mahirap ipakita dito sa camera, nandun yung aircon compressor. Alright? And then, next is here. Meron ka ditong power steering fluid reservoir. So, anong ibig sabihin nun? Naka-hydraulic power steering pa to. Hindi pa to naka-e-pass. And then, ayun yung fuel filter. And then, ito yung washer for the wiper. And then, ayan, mga fuse boxes. And then, of course, andito yung air inlet mo going to the air filter box. Papunta na dun siya sa likod. Medyo kakaiba yung design niya, eh, no? Umikot siya dito sa harap. Papunta dun sa turbo and then papasok na sa engine. Okay, silipin naman natin itong suspension sa harap. Okay, as you can see, andyan yung wishbone suspension, wishbone, kaya ayan sa baba. So, upper and lower, kaya tinatawag yan na double wishbone. Alright, and then andyan yung struts mo, andyan coil spring, nasa loob yung shock absorber. Okay, pagdating naman sa suspension dito sa likod, as you can see, hindi magkasama yung coil spring tsaka yung shock absorber, nakahiwalay. And usually, ang ibig sabihin daw niyan, it indicates it's more comfortable. But other than that, ang pinaka-importante dito na para sa akin, that really influences your experience, your driving experience, is yung mga stabilizers na yan. Yan, may mahabang ganyan. Okay, bago tayo pumasok para tingnan ang interior, pakita ko lang sa inyo yung key fob niya. Ganito lang naman, it's small and sleek. Simple lang naman siya. There are only two buttons, lock and unlock. So, pag in-unlock mo, two flashes lang naman ng turn signal and then bubukas yung DRL. When you lock it, isang flash ng turn signal and then mag-off yung DRL. May konting delay lang for a few seconds. Pagdating naman dito sa door handle, meron siyang lock and unlock button. Konting chance to drive this car, this Terra Sport, kasi yung location namin dito medyo nag-umpisa nang magingay yung mga katabi namin, so we're going back sa Nissan mismo, right, para medyo tahimik. So from the parking going to Nissan, konting driving experience lang tayo. Right, let's go. Electronic parking brake release, let's go. So, katulad ng pinakita ko nga sa inyo kanina, meron pa tong power steering fluid. So, naka-hydraulic pa nga siya. So, medyo mabigat yung manibela. That's expected.
Ayun. Meron din siyang auto lock, auto door lock. So na-sense niya yung speed. And nag-automatic rin lock siya. So, isang ikot pa tayo. Dito lang sa malapit. Okay. Medyo mabigat ang power steering, pero kayang-kaya naman ng isang kamay ko. Nakikita nyo naman, guys. Alright? So, tingnan natin kung gaano kabigat. Kaya pa naman. Full stop, kaya pa naman isang kamay. Okay. Let's go. Very evident na bulky yung dinadala mong sasakyan. Ang lalaki nung yung parang may bump dun sa hood niya. Honestly, ang feeling ko dito parang yung Ford Everest ko na 2017, yung luma. Yung size, yung bulkiness niya, yung view mo dito, halos pareho-pareho silang dalawa. Oops, yan oh. Hindi kaya. Tasahin konti. Dito muna tayo sa loob kasi medyo maingay sa labas. Alright, so this one is plastic. And then dito naman leather. Tapos meron kang lagayan dun sa baba. And then here are your controls for the power window. And yung driver side lang ang merong automatic open. Ayan. And close. Okay. And then here's your central lock. And then to lock your window para di mabuksan ng passengers. And then meron ka rin ditong button for your auto power fold side mirrors. Okay. And then here's your control for the side mirror para ma-adjust. And then meron ka ditong medyo malaking chrome plated door handle. So yung power side mirrors niya nga pala, sumasabay siya sa key fob. So for example, naka-uwi ka na, nakapag-park ka na, stop mo yung engine and then lumabas ka and then nilock mo, auto fold na siya. Right? Kaya lang, pagbalik mo naman, hindi naman siya sumasabay pag open. Ayan, hindi siya magbubukas. Pero, pag in-start mo naman yung engine, ayan, automatic siya mag-open. Pagdating naman sa materials dito sa dashboard, maganda naman yung aircon vent niya, yung design. And then, this one is plastic. Naririnig niyo naman siguro. And then, nandito yung aircon vent mo. And then, your hazard switch. And then, this part is leather. Nakita ko yung unang, yung bago to niredesign, naglabas sila ng parang red or burgundy na color. Nagagandaan din ako doon. I think maganda yun. Although, maganda din naman tong ginawa nilang black. Kasi nga, magmamatch doon sa theme ng sport theme. Para bang, yun nga, parang black series. And I also like the design ito dito. And then yun nga, tulad ng lagi kong nababanggit, gusto ko pa rin yung merong mga ganitong knobs, may mga physical control, kasi ito yung sometimes habang nagda-drive ka kailangan mo mag-adjust ng mabilisan, ng madalian. Medyo nahihirapan ako kapag ka lahat touch screen eh. So ito, na-appreciate ko talaga yung ganito. Pakinggan natin saglit. Wow, maganda ang audio, maganda ang bass. So, yan. Yun nga. Na-appreciate ko yung may ganitong mga hawakan pa rin. And then, this is for your AC. This is for your thermostat. And, ayan. And then, pagdating dito, meron kang, obviously, meron ditong wireless charger. Tingnan natin kung gumagana yan. Here's my phone. Ayun. Malakas din naman kasi medyo makapal tong case ko. So, napacharge niya naman. And then, meron ka ditong USB-C. And then, yung USB type A lang yata to. Right? And then, meron kang switch for the rear cooler.
Alright, and then meron ka ditong cigarette lighter plug. Wala nga lang naka-indicate kung well, obviously 12 volts lang yan, pero wala naka-indicate kung ilang wattage ang maximum niya. Okay, pagdating naman dito sa may cambio niya, dito sa may center console, simple design, I like it, hindi masyadong madaming kung ano-ano. Black finish. Yan, tapos nasa D, and then meron siyang sport mode. Parang manual mode. Right? And then parang si Terra lang ang merong ganitong feature sa lahat ng mga SUVs nakasama niya sa ganitong category, na meron siyang button dito to tumble the second row seats. So kapag pinindot mo yan, yun, di ba, napaka convenient. I think matutuwa ang mga anak ko pag may ganito ang sasakyan namin. Kasi minsan pag sumasakay sila, nagkakaturuan kung sinong mauna, kasi siya ang mag-a-adjust ng upuan. So ito naman sa right side. Oh, di ba, napaka convenient. Pero yun nga lang, automatic lang siya sa pag-fold and tumble. Kung ibabalik mo siya, you have to do it manually na. Okay? Kasi parang ayan, medyo mabigat. Okay? So, parang the way I, with that simple operation na na-test ko ngayon lang, the way I understand it, yung buttons na yon probably triggered a motor na hinila yung cable. At yung cable na yon nag-release ng springs dito. Ayan. So, yung motor hinila yung cable para ma-release yung lock dito, and then mahila ng spring para mag-fold and tumble siya. So, mahirap nga naman kapag kaganyan ang mechanism mo, manual yung mechanism, mahirap nga naman lagyan niya ng automated na pabalik. Unless it's all motor sa pag-fold and tumble, madali lang din siya mag-reverse para mag-unfold and go back to its original position. Pagdating naman dito sa steering wheel, ayan, mukha siyang sporty kasi flat yung bottom part niya dito. And then your usual controls for the infotainment, for the volume and all that. And then pagdating naman dito, this is for your cruise control, setting it up, increasing the speed, lowering the speed, and then you have a voice command and for your voice call. Wala siyang paddle shifters. Yung tilt ng steering can be adjusted but not telescopic. So dito naman sa left side ng steering wheel, meron kang mga buttons dito. So eto, the first one is adjustment for brightness nung screen mo dito sa instrument cluster. So if you press that, eto, pakita ko lang sa inyo. Ayan, na-adjust yung brightness. Okay? Next is the ano, access to the fuel tank lid kung magpapagas ka. So push button na siya. And then trip reset for the trip meter, and then this is for your sonar sensors pag nagpa-parking ka. Okay? To mute it kasi may mga taong ayaw, naiirita kasi maingay daw. Okay? And then meron pang another layer dito. Merong dalawang blank. So probably you can use that for other accessories, but here in the middle you have the traction control off. Okay, tingnan naman natin tong instrument cluster. Ano ba itsura niya kapag nag-start ka? So, upon entering, that's what you will see upon entering the car. And then, step on the brake, push start. There. Wow. You'll be greeted with the image of the Nissan Terra. And as you can see, meron ka pa rin dalawang analog meters. So, sa left side, you still have your analog RPM and the temperature gauge. On the right, meron ka rin analog na speedometer and ayan, fuel gauge. Okay? And then in the middle, meron kang digital display. Okay, silipin natin yung itsura kapag naka 360 camera. So right now, nilagay ko sa reverse yung cambio. And ayan. Okay din naman, maganda yung saturation, kita mo na rin, pero hindi siya ganun kalinaw. Okay? Ayan, meron kang 360 view dito, ito yung rear view camera lang mismo. Right? So,
Yun yung napansin ko sa likod, dalawa yung camera niya. One is for the 360, one is parang focus lang siya sa reverse. Alright? Okay, ito naman yung kakaibang, parang unique to sa Nissan, sa Nissan Terra. Yung rear view mirror niya, yung normal lever mo dito na typically ginagalaw mo to pagka nasisilaw ka sa likod ng naka-bright yung kotse sa likod mo, no? Ito yung anti-glare. Dito, pag ginalaw mo tong anti-glare, nagsiswitch siya dun sa camera. So, ayan, makikita mo yung view mo sa likod, yung view ng camera, alright? Ang disadvantage lang yan, yes, hindi ka nga nasisilaw, kaso hindi mo na nakikita yung mga passengers mo sa second row and the third row. Now actually, hindi mo na nga nakikita yung passenger mo, pero may advantage din kasi kung kargado ka, meron ka mga luggages dito sa loob, mahaharangan yung view mo, right? Now with this feature, you can see through them, kumbaga. Makikita mo pa rin yung nangyayari sa likod ng sasakyan. And as you can notice, sobrang wide angle yung camera. Yung visibility mo ang ganda. This is really additional safety feature. Pagdating naman dito sa taas, yun nga lang, naka-white or gray, light gray na headliner. How I wish na sana ginawa na rin nila itong black para mas maganda at low maintenance. Okay, so you have your indoor lamp. Ayan, sa passenger. And then you have your eyeglasses or sunglass holder. And then your visor. Meron ka bang yun? May vanity mirror with light, and then pagdating naman dito sa driver's side, may vanity mirror din at may ilaw. Okay? And then, ayan, meron kang monitor dito sa taas. Mamaya, pag move natin sa second row, usisayin natin yan. And as you probably already heard, this is a very popular na tinatawag nilang zero gravity seats. The leather is not super soft, but it feels legit. Mukha siyang high quality leather. Ayan. Tama lang, sakto lang. And then, di ko sure kung anong how to describe this. Parang merong diamond design. Yung perforated yung leather niya. Ayan. Perforated siya at the same time. Typically kasi yung mga nakikita ko mga perforated, parang plain lang. So siya, perforated na siya. At the same time, may mga ganyang stitches siya at mayroong parang mga diamond design. Maganda, maganda. Okay, the driver's seat is power adjust. Ayan, forward, backward, and then for the seat to recline. And then, eto yung gustong-gusto ko, meron siyang lumbar support. Ayan, as you can see, ayan. Kung yung driver seat is power adjust, dito naman sa passenger is manual adjust lang siya. Okay? So dito ka rin mag-a-adjust. Good thing dito sa passenger side merong grab handle. Yung nga lang dun sa passenger sa driver side, walang grab handle. Going inside the second row is very easy. Ayan. Maluwag. It's comfortable. Maluwag yung space dito sa harap. That was my driving position kanina. Meron akong indoor lamp here. Maluwag yung headroom. And then, meron din ako ditong aircon vent na maliliit. There's two of them. Okay? And then, meron ka rin ditong another USB-C charging port. And then, USB type A yata to. Okay? And then, pagdating naman dito sa upuan, hindi masyadong umbok, which I like, kasi meaning, pag hindi masyadong umbok, masarap umupo dyan kung tatlo kayo. Okay? So, ayan. Comfortable dito, medyo matigas lang dito, kasi this one is your armrest, kung dalawa lang kayo. And, meron siyang dalawang maliit na cup holders. Yun nga lang, at compared to the other SUVs na nireview natin, walang headrest para sa middle passenger. Alright? So, again, for my size, I'm 5'6", 140 pounds. Saktong-sakto lang ang size ko dito, tatlo kami. Pagdating naman po dito sa taas, meron kang dalawang aircon vent. So, sakto lang for the passengers here sa second row. Alright? And then, meron kang controls for the fan.
Pwede mo siyang patayin, pwede mong lakasan. Okay? And then, eto, meron siyang monitor. Okay? To be honest, medyo old school pa to. Parang matagal na itong nauso, and parang kakaunti na lang or wala na yatang mga bagong models na naglalagay pa ng mga monitor dito sa ceiling. But still nice to have, di ba? Kasi kung may kasama kang baby, 1 to 2 years old, para, you know, manahimik dito sa likod, paupuin mo sa car seat and then mag-play ka ng something there. But yun na nga, hindi na yun masyadong nauuso kasi karamihan ngayon mga naka-iPad na or they're just using their phones. But anyway, still nice to have. Why not, di ba? And ang kinaganda nito, meron tong HDMI connector dun sa likod. So, any player or any device na may HDMI output, pwede mong ilagay sa input nito and dito mo siya i-display. Okay, in terms of accessing the third row, if you remember, nakita nyo kanina dun sa front row, sa may driver's side, meron siya dong button, di ba, that would automatically fold and tumble this, which is very convenient. But it doesn't mean na mahirap din gawin dito. Actually, sobrang easy to fold and tumble from here. Ayan lang, oh. Ito, galawin mo lang to. There. And you can easily get inside. Okay, pagdating naman sa sitting position dito sa baba, dito sa third row, yes, you can easy, masasabi mo talaga sa baba kasi feeling mo talaga nasa floor ka na nakaupo. Okay, tingnan nyo naman yung space. Almost parang naglagay ka na lang ng 3 to 4 inches na foam from the ground. Okay? So, kung pag-uusapan yung width, okay? Maluwag. Pero eto, sa long drive, hindi ka tatagal dito. Okay? So, I think para lang talaga sa mga bata to. Pagdating naman sa knee room, etong sandala na to, eto yung sitting position ko kanina na medyo naka-recline, very comfortable. So with that, meron pa ako mga 4 inches dito from my knees. Now 3 to 4 inches. Maluwag, pero pwede ko pa to actually adjust ng konti. Ayan. So yan, medyo upright, medyo ganyan. Ayan. I think in that position, very comfortable yung second row and very comfortable na rin yung knee room ko dito. But then again, ito nga magiging problema mo, yung space. Halos naka-squat ka na sa ground. And then pagdating naman dito sa taas, ayan, meron ka rin ulit dalawang aircon vent, which is very, very convenient and very helpful. Like right now, dito sa actual na review, na experience ko, mainit sa labas and this one really helps a lot. And then dito naman sa side, sa left side, ayan, meron kang maliit na cup holder. Well, not really for cup, hindi siya round. Well, just some space for you to store something. And then ito yung sinasabi kong HDMI port, na pag sinaksak mo dito, yung player mo or any device, output device, ilalabas niya doon sa monitor. Okay? And then you have another USB port here. Kasi, oo nga naman, baka yung player mo kailangan magsaksak, di ba? Kailangan ng power supply to continuously play and use the HDMI port. And then dito naman sa right side, ayan, meron ka ditong dalawang cup holders. Okay, buksan naman natin yung trunk. Unfortunately, hindi ito automatic tailgate, so you have to open it manually at medyo mabigat. Ayan. Sakto lang yung height. Abot na abot ko tong grab handle dito. As you can see, may maluwag kang space dito. Meron kang additional storage dito sa baba, and I think you can take this out. And ayan, you have more space, meron kang additional vertical space. That's what about additional mga 4 inches in height vertical space that you gain when you remove this. But then the question is, pag tinanggal mo to, saan mo to ilalagay? Iwan na siguro sa bahay, right? Now, if you really want luggage space, what you can do, of course, is fold this all the way down. Fold that all the way down. Ayan. So that's the entire luggage space or cargo space that you would get when you fold the third row seat. Now, you need more cargo space. Tumble this. Ayan.
So obviously, meron kang additional space dito, eh, no? Pababa. So additional vertical space. So kung meron kang iba-ibang sizes of different boxes na iluload, for sure, you will appreciate this extra space. Pero, if you are going camping and you want to make this as your bed and you want it to be one all clean flat surface, edi ganyan mo na lang siya. Ah! Ayan. Tapos, maglagay ka lang siguro dito ng mat and ayan, pwede ka na mag-camping. Dito ka na matulog. We would like to thank Beth and JV for arranging this review here at Nissan Mandaluyong Show. For inquiries, please reach out to Beth Valencia. Her contact number is on your screen. And if you like this video, please subscribe and support our channel. Thank you for watching, guys. Drive safe. Bye.